Hello guys, welcome back again sa ating channel. So, ngayon guys ay may panibagong tutorial naman po tayo. So, ngayon ay magre-reset tayo ng, kung nakikita nyo, ito po yung printer 3110. So, 3110 po siya. So nakikita nyo po yung red light niya, guys. Ayan. So, ngayon, so, isa lang po ang ibig sabihin yan. Basta, ganyan na po ang mangyayari. Hindi na kayo makapag-print. At nagre-red light na siya. Ibig sabihin, kailangan na po siyang reset. So, una-una nyo pong gagawin. Dapat mayroon po kayong resetter. Andyan po sa ating description box. Mayroong link po dyan. So, pwede nyo po yung ma-download. So, and after nyo po ma-download, so, ito po yung lalabas. So, naka-folder na po siya guys. No? Hindi ko na po na-WinRAR. Pero kung sa inyo dyan is naka-WinRAR para protective. Hindi rin siya mapasokan ng virus. Okay. So, mag-start po tayo. So, open nyo lang to. Alam kong alam nyo na to yung iba. Marunong na po nito. So, easy lang po naman ito mag-reset. No? Okay, kung nakikita nyo po guys, mayroon po dyan adjustment program or in short, ads prog. So, ito lang po yung i-open nyo. Double click or right click din open. So, akin, madali lang, double click ko lang. And then, lalabas po itong Epson adjustment program. So, no need to select dahil specific lang po siya na resetter, pang L3110 lang po siya. And then, punta na agad tayo sa particular adjustment mode. Then, after particular adjustment mode, then proceed tayo sa waste ink pad counter. Nakikita nyo po ba ang waste ink pad counter, guys? Ayan. So, kung nakikita nyo po, select nyo po yan, then okay. And then, after that, so, hanapin nyo po yung naka-box dyan na main pad counter at saka printing pad counter. Ito po yun. So, check nyo po yung box. Ayan, naka-check po yung dalawa. So, dito natin malalaman kung kailangan na po ba siyang i-reset. So, paglalabas po dito, ito po yun. Pag nag 100% na po, 100% po siya. Ibig sabihin, pag check natin 100% siya is kailangan na po siya talaga i-reset. So, reset po siya. So, ngayon, check natin kung 100% po ba siya. Ayan. Kung nakikita nyo guys, 100%. So, ibig sabihin, reset na po siya talaga. So, balikan na po natin to guys. Ibalik natin yung pag-check para initialize na natin. So, huwag kalimutang i-check again. Check nyo agad itong dalawa. And then, initialize para ma-reset na natin itong printer na to. Okay. Initialize. So, magtatapo ko ito. In okay na button click, counter initialize. Okay. So, pag na-okay natin ito, so initialize ito automatically. And then, patapos siya mag-initialize, lalabas po ito, please turn off the printer. So, ang gagawin nyo po is turn off the printer. Okay. So, after nyo pong ma-turn off, okay. Click OK if na-turn off nyo na po yung printer. Then, lalabas din to. Permission na to. The waste ink pad counter has been initialized properly. So, turn on the printer and click the check button to check the waste ink pad counter value. So, ibig sabihin, turn on natin again ang printer. And then, i-check natin yung value niya. Kung hindi na ba siya o na tapos na ba. Okay, so na-check natin 0% na po siya. Okay, so yun lang po kasimple ang pag-reset ng Epson printer 3110. Sana po guys nakatulong to. So, sa mga naghahanap ng mga resetter, hanapin nyo po yung mga tutorial ko dyan. Meron po ako siyang video dyan na naka-download po lahat ng mga reseta. Kahit nasa dito na video natin,
Hanapin nyo lang po sa description box, dyan po sa baba, dyan po sa dulo, meron po lahat ng mga sitter dyan. Hanapin nyo lang po kung ano available po dyan. So, wala po yung password, pre-download nyo lang po yan, guys. Okay, sana nakatulong yan, guys. At itong video na to, at sa mga bago po dyan, huwag nyo na po kalimutan pag-subscribe sa akin. At sa mga naghihingi ng tulong, pwede po nyo ako ma-online, free lang po, online tutorial, online reciting, on writable shooting, pwede nyo pa akong matawagan, or ma-text, or ma-message. Andyan po yung information ko dyan sa baba. Okay, that's all po. Salamat. Kita-kits sa susunod nating video. Salamat. Finish na pala.